may nangangailangan ng kidney and they are willing to pay 2 million pesos. Hindi na po idodonate ng anak ko yung kidney niya kay G-Will. Po? Doc Annalyn, di ba hinahanap mo si Ma'am Moira? Oo, andito nga ako sa office niya eh. Wala siya dyan. Paalis na siya ng ospital. Yung pasyente ko po na dapat magdodonate ng kidney para kay Jewel, biglaan na lang po nag-back out. Tapos malalaman ko po, biglaan na lang po magdodonate ng kidney para po dun sa VIP patient mo. Eh wala namang ambag sa lipunan yung mahirap mong pasyente. Wala silang silbi, di ba? Hindi katulad itong kaibigan ko, yung asawa niya, kaya magpatayo ng building kung saan nakikinabang ang napakaraming tao. Eh yung pasyente mong mahirap. Kapag nakatanggap ng kidney yan, magiging pabigat lang yan sa lipunan. Jordan, sorry. Pag-desisyon na sila, kailangan na pagkaspituhin mo. Kapatan niya yun. Ano si ate, Doc? Si Papa kaya? Kontakin mo na si Papa. Habang buhay pa ako. Hello, Jordan? Anak? Kung gusto mo, dito mo na lang ako sunduin sa school. May dinaan lang ako kay Cromwell, pero papunta na ako dyan. Oh, sige, mag-iingat ka. Change is the only permanent thing in this world. Pero magbabago pa rin yan. Dahil babaguhin natin yan. Sa atin, magsisimula lang pagbabago. Alam mo, Doc, look, bilib ako sa'yo. Kasi kahit rich kid ka, humble ka pa din eh. Kunin ba? Huwag na! Huwag po! Huwag po! Ano ba? Subukan mo magsubok, babalikan ka namin. Hindi mo! Hindi mo! Sa Susan, ano nangyari? Na-hold up ako, Michael. Lynette. Mauna lang kami. Ah, sige. Ah, sige. Mag-ingat ka dyan. Sige, sige. Hello, Josa. Ay! Hello, Lynette, o ano, batin na ba kayo ni Michael? Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap lang kayo eh. Hinding-hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. Bakit? Ano nangyari? Hindi niya ako sinipot. Eh, pero kasi... Galing sa amin si Michael kanina, ipapuntay na yun dyan. Eh, wala nga dito eh. Hindi nga niya ako sinipot. Alam mo, sigurado ko, gumaganti yun sa akin dahil ilang araw ko siyang hindi kinausap. Ano ka ba naman, Lynette? Hindi naman ganyan si Michael. Pwede ba, Josa? Nga siya ipagtanggol? Alam mo, sinayang ko lang yung oras ko dito eh. Kanina pa ako naghihintay. Uuwi na ako. Ayun, imbyerno na naman yung lola natin. Nasaan ba kasi si Michael? Aba, malay ko. Ang alam ko, nag-usap na kami. O siya, mabuti pa. Pumunta na tayo sa bahay nila Lynette at doon na lang natin siya hintayin. Halika mabuti na. Pa nga. Yes. O, dahan-dahan. You know, when you do something good, the universe will find a way to repay you in the most delicious way as possible. Kaya, ito ang good karma mo. Para sa akin po ito? Yep, all yours. Talaga? Yes. Para kang tanga. Ano mo dyan? Kamusta ko pakiramdam ninyo? Sa palagay mo kaya eh. Babalikan pa ako ng mga yon. Dyan, tinatakot lang ho kayo ng mga yon. Kasi nakakuha nila yung pitaka ko. Andun ang address na ito. Natatakot ako baka kung anong mangyari kay Lynette at kay Annalyn kung magpunta sila dito. Hindi na pupunta yun dito. Takot lang nila mahuli. Chang, kukuha ko muna kayo ng tubig, ha? Saan ka pupunta? Huwag mo kong iwan. Sige, Chang. Dito na lang ako sa tabi niyo. Huwag kayo mag-alala.
hindi ko na kayo iiwan. Safe po kayo dito. Wala na ho mananakit sa inyo. Salamat. Salamat, Michael. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin yung mga yun. Muntik na akong maihi kanina eh. Ngayon, alam ko na kung bakit naging maayos ang buhay ni Lynette at ni Annalyn. Dahil sa'yo, inalagaan mo sila. At alam ko, aalagaan mo pa rin sila. Wala akong anuman, Chang. Pamilya kayo. Alam mo yun, di ba, Chang? Chang, may lakad kasi kami ni Lynette. Kailangan ko siya sunduin eh. Pero okay, mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Kukunin ko lang ho yung telepono ko sa baba para matawagan ko siya. Sige, sige. Tawagan mo na si Lynette. Pero hindi ko aalis ha. Kunin ko lang ho yung telepono ko. Pabalik ako agad. Sorry. Gumaganti ka ba talaga? Dahil ilang araw kitang hindi pinapansin? Gumaganti ka, no? Lynette, sorry. Ayaw mo. Sorry! Sorry lang ang sasabihin mo sa akin. Alam mo, Michael, dapat talaga hindi na kita binigyan ng second chance eh. Pinag-antay mo ko, tapos sasabihin mo ko ng sorry? Magpapaliwanag naman ako eh. Huwag ka na magpaliwanag. Pwede ba, Michael, umalis ka na. Umalis ka na. Lynette, let me explain. Huwag ka na mag-explain, Michael. Alam mo? Wala nang pupuntahan tong relasyon natin, kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Lynette, hindi mo kasi naiintindihan eh. Eh, talagang hindi ko naiintindihan, kaya umalis ka na! Huwag ka na mag-explain! Hindi ako makikinig sa'yo, umalis ka na! Lang, Anton! Umalis! Ano ba nangyayari? Paalisin nyo na tong lalaking to dito, ha? Paalisin nyo na yan! Lynette, hayaan muna ako mag-explain sa'yo. May nangyari kasi. May nangyari? Oo. O sige. Galingan mo yung pagkukwento mo, ha? Siguraduhin mo na makukumbinsi mo ko. O sige, simulan mo na. Ned, pupuntahan naman talaga kita dapat eh. Kaya lang nakita ko si Chang Susan, hinold up. Sinaktan pa nga siya ng mga hold upper, kaya ako tinulungan. Pagkatapos nun, dinala ko na dito. Natatakot siya eh. Hindi niya kaya mag-isa, kaya sinama ako muna. Ned, hindi ko pwedeng kalimutan yung usapan natin. Nakalimutan ko lang yung telepono ko dito sa kotse, kaya hindi kita natawagan. Tapos ka na. Ang galing mo, no? Talagang dinamay mo pa si Chang Susan. Anong gusto mo? Maniwala ako sa'yo? Sa tingin mo ba talaga? Ganun ako katanga? Ha? Lynette, nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Maniwala ka sa'kin. Bakit? Nagsasabi din ako sa'yo ng totoo, hindi ba? Naniwala ka ba sa'kin? Hindi! Ganyan-ganyan ang nararamdaman ko. Kaya pwede ba, Michael? Umalis ka na! Umalis ka na! Ka na. Anong kaguluhan ito? Bakit kayo nag-aaway abay hanggang doon sa taas naririnig ko kayo ah? Oh, ayan. Andito ngayon si Chang. Gusto mo bang ikwento ko sa kanya yung sinabi mo sa akin? Chang, ganito po kasi yun. Ito po kasing si Michael, meron po siyang kunento sa akin. Ang sabi po niya, na-hold up daw po kayo. Pagkatapos po, tinulungan po kayo. Tapos inuwi dito sa bahay, sinamahan kayo. Yun po ang dama niya. Kasi yun ang kwento niya sa akin, dali hindi niya ako sinipot. Ayan, ginamit ka pa niya. Lynette. Nagsasabi siya ng totoo. Na-hold up ako. Nasaktan pa nga ako. Sinaktan ako ng mga hold upper eh. Chang, anong nangyari sa inyo? Okay na po ba kayo? Okay na ako. Pero, alam mo, nakuha nila yung wallet ko. Nandun yung bonus ko at saka nandun yung address natin. Pinagbantaan nila ako na babalikan nila ako eh. Mabuti na lang at nandito si Michael para samahan ako dahil takot na takot ako eh.
Kaya, Lynette, huwag mo lang awayin si Michael. Magsasabi siya ng totoo. Tinulungan niya ako. Michael, ito, magkape ka muna. Ngayon, ayan, Michael, kape-kape ka muna. Suhol-suhol. Ikaw din naman kasi, ang bilis-bilis mag-init ng ulo mo. Pareho kayo ni Michael, no? Kaya talaga kayong dalawa bagay kayo sa isa't isa eh. Ano ba yan? Sinisilaban mo ba? Bati na nga eh. Sorry. Hindi, Lynette, ah, okay lang yan. Ganun talaga, minsan eh, mas nauunahan natin yung emosyon, no? So, okay lang yan. Eh, may guard duty pa kami ni Labi Dubs eh. Baba muna kami. Ba't kasama pa ako? Natural. Halika, huwag kang mag-alala. Masasagap din natin yung chismis na yan bukas. Halika na. Halika na. Kristen mo, baka masaka na naman yung paa mo. Michael, sorry talaga. Pasensya na. Lynette, okay na yun. Huwag mo na siya intindihin. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Hindi ko nasipot yung usapan natin. Eh, paano? Iniligtas mo nga si Chang Susan. Alam mo, mas magagalit ako sa'yo kung pinuntahan mo pa rin ako at iniwan mo si Chang Susan. Wala yun. Lynette, ayoko mawala ka sa'kin. Ayoko magkahiwalay tayo. Mahal na mahal kita. Alam mo yun. Handa akong magbago para sa'yo. Lahat ng ayaw mo, tatanggalin ko. Pero kung ayaw mo na sa'kin, maintindihan kita. Makapagod ka na mauna na ako. Michael? Gusto mo bang lumabas tayo bukas? Uy, samahan niyo ako. Gutom na ako. Kain tayo. Dok, kakakain lang namin. Baka may panghilo sa pagkain. Alam niyo ang arte niyo. Papanoorin niyo lang ako kumain eh. Samahan niyo na ako. Dok, kanalin. Samahan mo ako? Kain tayo. Nagugutom na ako eh. Gusto mo, bilibig kita? Ah, Dok! Sorry ah, kasi kakain ko lang eh. Busog na ako. Ah, sige ah. Hindi ka nagyayaya. Sige, ako na lang mag-isa. Dok, ano yun? Anong ano yun? Anong ano? Sabi mo sa amin kanina, gutom ka. Tapos tumanggi ka kay Doc Luke. Oo. At saka, take note ah, ang sabi niya, ililibre ka niya. Pero hindi ka naman tumatanggi sa libre. May nangyari ba? Uy! Yung nagsasabi niyo dyan? Tsaka tinatesting ko lang kayo kanina no sabi ko gutom ako. Joke lang yun. Ang issue niyo, no? Tuwawin ko lang si Zoe. Arte-arte naman. Saka mas laging awkward kasi galing tayo ng Rachel. Bumalik. Diba ganun ka labo? Uy, Annalyn! Nagsigawan daw kayo ni Ma'am Moira kahapon. Ha? Paano yung nalaman yun? Regan! Regan? Grabe naman makapanlait yan si Ma'am Moira. Eh, halos lahat ng staff niya dito nasa laylayan. O ako, maganda lang ako. Mukha akong sosyal. Pero nasa laylayan din ako, no? Kaya hindi tayo makaangat-angat kasi dahil sa mga kagaya niya. Alam mo, Mars, kaya hindi ka makaangat-angat. Dahil mabigat ka, hindi dahil kay Ma'am Moira. Ah!
So ako lang. Uy, uy, uy. Ikaw hindi. I remember, I'm sporty. Uy, tama na mamaya may makarinig pa sa inyo eh. Annalyn, baka nakakalimutan mo yung kinakalaban mo. Si Ma'am Moira yun. Siya ang may-ari at admin ng ospital. In short, Panginoon. Kaya, tama na, okay? Hayaan mo na. Hindi naman kasi tama yung ginagawa niya sa pasyente ko. Well, kung may proof ka, pwede natin siya isumbong sa ethics committee. Kaso lang, for sure, talo ko pa rin. Hindi lang yun. Pag ginawa mo yun, lalo ka lang niyang pag-iinitan. Kaya, wag na, please. Oh, hindi, no? Tama lang naman yung ginawa ni Doktora. Hmm? Dapat na sa mga gamit, pinapatulan. Eh. Mm-hmm. Dapat kinakansel yung mga gamit. Yeah, agree ako sa Agent Mars. Yung mga ganyang ugalit. Wait, hello, 2023 na? Bawal na yung mga ganyang mga demonyito. Oh, sige nga, O, anong gusto niyong gawin ni Annalyn, ha? Kunti po kaya gantihan to. Ay. O, yung tipong hindi niya alam, tama. Para matuto, para oh, napakapanti ka kay ganun. Okay. Alam niyo, tama na kayong dalawa, ha? Annalyn, huwag kang makinig sa kanila. Alam mo, if you wanna finish your residency in peace, ikaw na lang ang lumayo kay Ma'am Moira. Tama. Eh, kailan siya makakaganti? Kapag may sarili na siyang ospital? Paano kaya ako makakaganti sa kanya? May pupuntahan pa kasi kami ni Nerissa. Eh, hindi niyo ba kayang isolve yung problem na yun on your own? Oh, sige, sige. Pupunta ako dyan. I'm sorry. I have to go to the restaurant. Okay. Samahan na kita. I really love your food, kaya. Hi, Ceci. Sorry, toxic ka ba ngayon? Hindi naman. Bakit? Are you with Luke? He's not answering my calls, eh. Hindi eh. Hindi ko kasama si Luke. Last night ko pa kasi siya tinatawagan, tapos hindi siya sumasagot. May kasama ba siya kagabi? Is he already seeing someone? Tell me the truth. Hindi. Ano, baka busy lang si Luke. Sissy, ikaw ang ice ko dyan. Bantayan mo, ha? At pag may lumapit pa, naku, kalbuhin mo na. Oo, ako bahala sa'yo. Pag nakita ko si Luke, sabihin ko na tawagan ka niya, kausapin ka niya. Sige na. Mauna na ako, Zoe. Sige, bye-bye. Bye. Sino may gawa nito? Hindi kaya si Annalyn? Eh, hindi ba nagtatalo kayo kahapon? Baka gumaganti siya kasi inagaw natin yung donor ng patient niya. Dok Annalyn, di ba po kaibigan niya si patient Mendoza? Opo, bakit po? Naiwan niya po kasi yung phone niya. Baka ma-misplace po sa station. Ah, sige, ako na lang po magbibigay sa kanya. Thank you. Thank you, Dok Annalyn. Hello? Hello, Jewel? Sorry, hindi po to si Jewel. Si Doktora Annalyn Santos po ito. Naiwan po kasi ni Jordan yung phone niya po sa surgical ward po namin. Ward? Asan kayo? Sa Apex Medical Hospital po. Sino po ito? Doktora Santos? Ma'am? Ako talaga yung kinalaban mo? You have no idea what I'm capable of doing. Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Nagmamaang-maangang ka pa, sumama ka sa akin. Ma'am! Let's go! Ma'am, bitawan niyo po ako! Ate, sorry, naiwan ko yung cellphone ko, ha? Okay lang. Naiwan ko na lang yung cellphone ko. Kasi, atid na kita sana, eh. Sumama ka pa, eh.
Okay lang. Nasa bahay ka na eh. Sayang naman kasi yung pang-taxi natin. Okay lang, wait na lang kita dito. Sige ate ah, kunin ko lang yung cellphone ko. Mm-hmm. Excuse me. Ma'am, si Dr. Annalyn Santos po? Nag-rounds po yata si Doc. Baka nandun po siya sa kabilang ward. Sige po, salamat. Chiwel, anak. Pa? Halika dito. Ma'am! Tignan mo yung ginawa mo! Wala nga po ako ginagawa! Tignan mo yung ginawa mo! Ma'am! Hindi po ako gumawa niyan! Hindi ka talaga aamin? Ikaw lang naman na may galit sa akin eh. Ikaw lang ang gagawa nito dahil gumaganti ka. Ma'am, hindi ko po gagawin yan. Wala ka talagang takot, ano? Wala ka talagang respeto! Ma'am, hindi ko po gagawin to kahit alam ko po kinuha niyo po yung donor ng pasyente ko. Hindi po ako gaganti sa inyo. Jordan? Jordan, anak? Sumusobra na po kayo ah! Grabe na po yung pananakit ninyo! Hindi naman po porkit kayo po yung may-ari ng ospital, pwede nyo na po gawin lahat ng gusto ninyo! Really? I can and I will! Alam niyo po, Ma'am Moira, pwede ko po kayo isumbong sa ginagawa niyo po sa akin eh! Pero hindi ko po gagawin yun kasi kaibigan ko po yung anak ninyo. Tsaka mabait po si Dok Tanyag sa akin. Pero grabe na po kayo! Sige! Gawin mo, hindi kita uurungan. Ano? Dahil sa mag-ama ko, may utang na loob ako sa'yo? I can have you fired for ruining my windshield! Ma'am, wag! Wala akong kasalanan sa Dok Annalyn. Ako ang nagtapon ng itlog sa kotse ninyo. Kasi matapobre kayo eh. Akala nyo kung sino kayo. Mayaman lang kayo. Pero yung ugali ninyo, kasing baho ng bugok na itlog. Regan! Walang iyaka! Iyaka! Get out of here! Walang iyaka! Baka squatter mo! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Minang, tama na ho! You are so fired! Alam mo, ugaling squatter ka talaga dahil hindi ka marunong magbigay ng respeto sa nagpapasweldo sa'yo! Ang bobo mo lang eh! Hindi ka nag-iisip hanggang janitor ka lang because you are so stupid! Nang, tama na ho! Bakit ka ba nakikialam dito? Dahil mali na ho yung ginagawa ninyo. I don't care. Makakatingin sa akin yung squatter na yan! Nang, ikaw ang nagmumukhang walang pinag-aralan sa sinasabi mo at ginagawa mo! Ninang, with all due respect, don't you dare lay a hand on me. Hindi ako katulad ni Annalyn at ng nanay niya who would cower in fear every time inaaway niyo sila. I've always looked after you, Zoe, and Doc RJ. Madalas kong pinalalampas ang mga occasional outburst mo. But you hurt me and everything goes down the drain between you and me, including my respect. Umalis ka na dito sa ospital ko. You're fired! Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mama mo. Ma?
Bihira ang lalaking katulad ni Michael. Yung hindi ka pababayaan, kaya makinig ka sa akin, Lynette. Mahalin mo si Michael ng buong puso. Gusto kong mahalin kahigit pa kay RJ. I just cannot stomach na pakalat-kalat dito sa ospital ko. Pagkakasala ni Robert. Sino ba nagpresenta na maging head of admin? Pagkatapos magagalit ka pag nakikita mo si Dr. Santos. Robert, stop it. This is not about you. Yes, because it's about you. Bakit hindi mo kaya ayusin yung ugali mo? Kasi yun yung ugat ng lahat ng problema natin. Bakit tinapunan mo ng itlog yung kotse ni Ma'am Moira? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Hindi mo ba naisip na mali yung ginawa mo? Eh, kasi ang sarap lang sa pakiramdam na kahit sa ganito man lang na paraan, may pagtatanggol ko yung mahal ko.